back po sa ating channel. Sa episode na to, Hydrovac naman ang Nissan Exalta ang titirahin natin. Kutsito ng kaibigan ko, tapos ako yung kumuha, ako yung nag-drive noong time na kinuha namin ang auto na to. Iba ang experience mga tol, na super spiritual ka habang nag-drive, kasi walang tigil ang pagdadasal mo. Ang brake, por favor, halos di ko makapit at need mong bumbahin ng maraming beses, tapos i-floor down mo talaga para tumigil. Kaya nang dumating kami sa lugar ko, para ako nabunutan ng tinik. At gusto kong mag-celebrate. Hay, salamat, nakarating din. Nakaraos din. Pare! Nissan Hydrovac, pare. Papilian mo nga ako ng maganda dyan. Walang problema yan, pare. Anong Nissan na yung... Exalta, pare, kayo. Double D na Exalta. Oo. Hanap tayo. Sige, yung maganda para hindi na kaya sa customer, ha? Basta ano, basta double diaphragm, pare. Okay, pare. May mga stocks naman tayo, di ba? Maraming stock dito. Yung ano din, yung Toyota rin, may naghahanap din. Ano, ng double diaphragm din? Oh, double diaphragm. Pero unahin mo natin ito, Nissan. Nissan lang muna. Isalpak to sa ano, sa Exalta eh. Ano nga pala mga tol, shout out nga pala kay Nonic Vlog. Yung mga challenge po sa buhay natin, pwede nyo po panoorin din doon. Nonic Vlog po mga tol. Madali lang ma-search yan eh. Thank you. Ito nga pala yung ano natin, ito nga pala yung shop natin dito. Mga parts din, marami naman tayong parts. So kung meron kayong kailangan, ano lang, PM lang kayo. Tanong lang kayo. Pwede tanong klase ah. Sa ngayon kasi nahanap natin yung ano eh, yung Hydrovac ng Nissan eh. Andiyan na tol. Ayun. Ang ganda nito, surplus de facto. Ayos oh. Tingnan nga. Original Nissan to ito. Nissan. Ayun ang maganda. Ayos. Japan good job, good job, good job. Kabit natin to ha. Test muna natin. Test daw. Test. Ganda ba yung vacuum? Sobrang ganda oh. Huh? Ayos. Ang galing ah. Narinig natin sa kanila. Ayos ah. Ayos. Ganda. Ang galing. Ayan ang mga ano. Yan ang mga surplus. Ito naman siguro. Sobrang. Yan na tol. Okay. Habit natin para makalabas na yung isang auto. Sige. Thank you pare ha. Sige. Basta shout out ulit. Nonic Vlog mga tol. Tingnan natin ha. Thank you. Thank you pare. Check ko. Madali lang talaga ang mag-DIY sa Hydrovac mga tol. Kasi apat na ang bolt, kung napansin nyo, yung naka-encircle na ano, red. Yan lang umahawak yung apat na yan. Tapos, pasok kayo sa loob ng sasakyan nyo, titingnan nyo sa itaas ng pedal nyo, nandun lang yung mga nut nyan, apat. So, pwede nyo yung tanggalin. 12 lang yan na, ano, yun, na tools ang kailangan dyan eh. Yung push rod na madali lang tanggalin yan eh. So, pwede niyong subukan mag-DIY. Halimbawa, kung may problema kayo sa Hydrovac niyo, pwede niyong gawin yan.
sunrise is just for you. So come along and take my hand. Wait. Okay, naikabit na yung hydrovac pati yung mga fittings. So, bleeding time na po tayo para mawala ang hangin. Bleeding natin ang apat na brake lines kasi apat ang gulong. Ganun lang siya. Okay na at satisfied ang poging mama na test drive. Shoutout nga pala sa LG channel. Ganda ng content ng channel na yan. Daming updates na makakuha mo. At dito po natapos ang episode 18 natin. At sana yung makatulong po ang video na to sa future DIY ninyo regarding sa hydrovac replacement. Maraming salamat mga tol. Till next video. Sayonara!